loob ng maitim na usok ang bahagi ito ng barangay Nyob sa Bacoor, Cavite, pasado alas 4 kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa nasa 20 bahay. Isang bedridden na lola ang nasawi matapos matrap sa sunog. Sa covered court ng barangay Muna Mananatili, ang nasa 25 pamilyang nawala ng tirahan. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Nagkasunog din sa Marikina. Nasa 40 bahay sa barangay Tumana ang natupok ng apoy kahapon. Aabot sa 80 pamilya ang apektado. 2 naman ang sugatan kabilang isang fire volunteer. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Arestado naman ang isang lalaking kumukuha ng police clearance sa bayan ng Bae sa Laguna. Napagalaman ng mga otoridad na may kasong rape ang lalaking kinilalang si alias Genesis. Ang biktima niya, menor de edad, na nakilala niya umano sa dating app. Setyembre noong nakaraang taon, nang maglabas ng warrant of arrest laban sa suspect, naaharap siya sa reklamong paglabag sa anti-rape law. Sa kulungan naman, pagbagsak ng isang lalaking nagbitbit ng baril sa LRT2. Sumakay sa Masinag Station sa Antipolo, Rizal si alias Ronald, na makita sa x-ray scanner ang kanyang bag na may lamang kalibre 45 baril at isang bala. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang Frontline Roundup. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.